pinamalas ng 25 Nuevo Ecijanong kalahok sa painting contest and digital exhibition ng Nueva Ecija Provincial Tourism ang kanilang talento sa sining kung saan tampok ang kulturang Pilipino. Sa panayam kay Provincial Tourism Officer Attorney Joma San Pedro ay sinabi nitong inumpisahan ng patimpalak na ito noong buwan ng Pebrero bilang bahagi ng selebrasyon ng National Arts Month at ito na ang ikalawang pagkakataon na nagsagawa ng painting contest ang kanilang opisina kung saan umabot sa 30 ang nagparehistro at 25 ang nagpasa na kanilang entry. Ani Attorney Joma, isang paraan ng Provincial Tourism Office at Provincial Government ng Nueva Ecija ang pagsasagawa ng ganitong klase ng aktibidad upang bigyang pagkilala at pagkakataon na maipamalas ng mga Nuevo Ecijano ang kanilang angking talento sa pagpipinta. Nakakatuwa yung bilang at nakita talaga natin yung suporta sa ating pong mga kaprobinsya sa ating pong contest. Actually, this contest definitely is inspired, of course, by our Nuevo Ecijano artists na kailangan din po talaga natin tingnan, masuportahan at itong mga ganitong klaseng patimpalak po ang paraan para maiparamdam natin sa kanila na ang Nueva Ecija Tourism at ang provincial government ay nire-recognize ang kagalingan na ating po mga kaprobinsya lalo na po sa larangan ng pagpipinta. Inilabas ang resulta ng mga nanalo sa patimpalak noong March 31, 2022 sa Facebook ng Nueva Ecija Tourism at padadalhan naman ng mensahe ang mga nagwagi para sa awarding ng mga papremyo habang ang kanilang mga paintings ay nakatakdang ilagak o exhibit sa Provincial Museum. Ang nagwagi ng first place na si Jeric Velasco mula sa Pulo, San Isidro ay tatanggap ng 30,000 pesos. Ang second place na si Rodel Isguera mula sa Barangay Bagong Buhay, Cabiao ay magkakamit ng 15,000 pesos. Ang third place na si Giancarlo Gomez ng Santiago Aliaga ay mag-uuwi ng 10,000 pesos. Ang fourth place na si Christian Soria ng Barangay Lamorito, Gimba ay 8,000 pesos. Ang fifth place na si John Melvin Garcia ng South Central Poblacion ng Picuan ay 5,000 pesos. Habang 2,000 pesos naman ang premyo para sa People's Choice Award na humakot na mahigit 3,000 reactions sa Facebook na nakuha ni Severino Abalos ng Barangay Victoria, Llanera. Nagpasalamat naman si Attorney Joma kina Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali maging sa mga partisipante dahil sa kanilang suporta at pakikiisa upang maisakatuparan at patuloy na maisagawa ang ganitong uri ng programa na nag-aangat sa talento ng mga Nuevo Ecijano. Para sa ating pong mga kaprobinsya, ang programa po na ito na painting contest ay siyempre inspired by our Governor Oli Machasumali and of course si Vice Gov Tok Anthony Umali dahil po sa kanilang patuloy na suporta sa ating pong kultura at sa lahat po ng ating mga local artists dito sa Nueva Ecija. Tayo po yung nagpapasalamat dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na ipagpatuloy ang ating painting contest dahil po sa suporta na ito ay ipagpapatuloy natin ang ganitong klaseng mga programa. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.